Good evening mga paps. So, kaya good evening kasi around 7 PM ginabi na dumating yung unit natin na DJI Mini 2 saltwater damage. So kapag ganito ang issue, nag-crash sa dagat sa saltwater, ano ba ang dapat gawin? So maraming nagtatanong yan as precaution or just in case mangyari sa kanila. Yung iba naman nangyari na na nalublob sa dagat yung mga units nila. So ang unang-unang gagawin, hangga't maaari makuha siya kagad sa salt water. Kasi the more na tumagal yung unit sa tubig dagat, mas mataas yung chance na hindi na siya ma-revive. Kasi yung mga ganitong issue is considered 50-50 na ang survival rate nung unit na nabasa ng tubig alat. So ang unang dapat gawin, kunin kagad and then banlawan ng tap water yung kahit tubig sa gripo. Pero kung meron kayong available na distilled water, yun ang the best. Kasi aalisin nun yung mga salt particles na pumunta dun sa system, dun sa boards at sa iba pang parts. Kasi yung salty water is highly conductive, so i-short niya talaga yung mainboard mo, yung ESC, and sisirain niya talaga kung ano yung masisira niya na kung saan siya makakapasok o makakapunta. So ayun, after nun, mabanlawan, patuyuin. Ang best dyan is ilagay sa airtight na container and then lagyan na maraming silica gel, yung ano, kumbaga tawagin nila do not eat. Ayun, lagyan na maraming nun and then siguro mga 1 day, tapos kapag pansin yung tuyo na, wag ipa-power on. Kasi kahit na tuyo na yan at nabanlawan, meron at meron pa rin dyang mga salt particles na possible makasunog or makasira dun sa unit, lalo pag pinower on, pag binigyan mo siya ng ano, power. At saka kanina pala yung sa sinabi ko unang-una na part, nakalimutan kong sabihin na after makuha yung unit, hugutin kagad yung battery kung nakasalpak pa siya after ng crash. Kasi yung battery mismo sisira pa rin yung sa system, kasi nga may power yon, may voltage, tapos pumasok dun yung salt water, ikakalat niya dun sa ano, sa board at sa ESC, magsushort yung mga yon. So yun pala, kailangan hugutin kagad din yung battery and then banlawan. Ayun. So andito na yung unit. Gagawin natin is disassemble and then cleaning. Check and verify kung alin yung mga na-damage. After natin mapalitan yung mga na-damage na parts, tignan natin kung magpa-power on. So let's start. So ang gamit kong screwdriver is yung default na or na screwdriver na kasama sa package, kasi yun ang best na screwdriver sa DJI Mini 1 at Mini 2 as per experience. Kasi ito talagang sukat na sukat na screwdriver. Yung iba kasi gumagamit ng ibang screwdriver, more na nadadamage yung screw, nabibilog, kaya ayun, hirap tanggalin yung top cover, mahirap i-disassemble, minsan kailangan pang i-drill. After matanggal natin yung 4 na screw, pwede natin tanggalin yung top cover. Wala siyang gimbal lock, i-tape ko muna siya para ma-secure muna siya sa place. Kasi the more na umalog ng umalog yan, baka magpas lalo ng damage, maputol yung flex.
Ayan, as you can see, oh, yung ESC niya, electronic speed controller. Salt water talaga. Damage, corroded na. So for sure, sira na to. Yung palitan. Ayan, pati connectors at mainboard, may mga corrosion din. Nasunan na natin yung mainboard. Iyak muna ng alcohol yung mga part na yung mga corrosion para matanggal muna natin yung corrosion at hindi bumigay yung connectors. Sana bumigay pag inangat natin, kasi once ito bumigay, kahit sobrang ingat natin, ibig sabihin wala na talaga mainboard na. Palit mainboard na, plus ng ESC pa, natagilid din. So after natin matanggal yung adhesive, and then pati yung sticky na parang sticker dito sa ilalim, itong for insulation niya, ayan, napunit pa. So may mga corrosion talaga. So ang gagawin natin dito is i-cleaning with cleaning solution. And then after noon, ibabalik natin siya. Tingnan natin kung mag-power on. Alright, so ito na yung unit natin, DJI Mini 2. Tapos natin i-clean yung board and then yung ESC niya. Sobrang corroded, nag-fall off na yung mga SMD components. So pinalitan na natin. Meron tayong stock ng Mini 2 ESC. Ito yung pinalitan natin. Ayan, sobrang corroded, sorry. So, wala na to. And then, ito na yung judgment natin. Kung mabubuhay ba siya or hindi. Ilagay lang natin yung battery. Ayan. Connected naman yung power cable. And then, check natin. Walang ilaw. Wala. Ayaw talaga umilaw. Ayaw.
So, negative. Sira na yung main board niya. Upon checking ng prices ng core board niya or main board, nasa around 10 to 13K sa online, sa mga online shops dito sa atin, Lazada, Shopee. Nagtanong na rin ako sa tropa, shout out kay Pops J. Lumbres, yung tropa nating legit technician din from Taguig, Lower Bikutan lang. So kung malapit kayo dyan, pwede kayong magpa-repair sa kanya. Kung Calabarzon, syempre, dito na kayo sa kalikot corner. Sa kanya na lang ipa-repair. Mas malapit. Ayan. So, nagtanong tayo kay Pops J. Wala daw siyang stock. Kasi for sure, kung kay Pops J yon, mas mababa ang presyo nun. And then, nag-advise na rin ako sa owner nito na I do not recommend na i-repair. Napalitan yung main board kasi nga ang available sa market ay mahal. So just in case meron si Pops J, dun tayo kukuha sa kanya, then papalitan yung main board. And after that, magpa-power on na yan, malalaman natin yung mga errors. Kasi itong gimbal na to, medyo tagilid eh, nabasa rin kasi eh. Yan, may mga corrosion pa nga. Hindi ko na siya nilinis kasi ang ano talaga natin is goal muna, number one, is mag-power on. Dahil hindi siya nag-power on, no need na nating i-ano muna yan, mag-focus dito. Ang una is, i-power on muna natin yung unit. And then after that, once ma-power on yung unit, lalabas yung mga errors, yung behavior nila, i-observe natin. And from there, malalaman natin yung mga possible causes nun. So ayan, ang next step is, alisin ko muna itong ipinalit nating ESC. Ibabalik na, kasi ibabalik natin sa owner. Babalik na natin tong defective. And kung may makuha tayo, kukontakin natin si ma'am kung gusto pa niyang ipaayos. Alisin lang natin yung ESC and then ibabalik yung top cover niya. And then ibabalik na natin sa owner. Baligtad ang aking exhaust. And habang ginagawa ko to, i-re-remind ko lang ulit yung mga pups natin dyan at madam, just in case mag-crash ang unit, lalo sa salt water, at maaari kunin kagad kung maaabot or mababaw lang yung pinagbagsakan. And then number 2, kapag nakalagay pa yung battery, hugutin kagad para wag nang maprolong yung damage na makukos ng battery. And then after nun, kung may distilled water, may baon, mga 1 liter, banlawan siya nun. Kung wala naman, pwedeng tap water, yung sa gripo, fresh water. And then after nun, patuyuin, ibilas sa araw, i-ano sa fan, itaktak para tumulo yung tubig. Pwede rin siyang ilagay sa airtight container na maraming silica gel. Ginatawag natin, ano, do not eat nga. And then after nun, siguro mga one day, kasi kailangan talagang mga madala kagad sa drone technician. Kasi the more na i-stock more, itatambay mo yung unit mo na salt water damage, mas lalaki yung chance na hindi ma-revive. Kagaya nito, medyo masama ang tama eh. As in, lublub na lublub to. So, hindi nabuhay yung board niya. And then, yung ESC, sirang-sira din. So, yun lang talaga. 50-50 ang chance na ma-recover ang isang salt water na unit. Lalo pag mini 1, mini 2. Kadalasan, ang mataas ang survival rate. May na-encounter na ako twice or thrice na Mavic Pro 1 salt water damage. Buo ang board, ESC, gimbal lang talaga. Swerte pa yun. Kasi gimbal lang yung pinalitan.
aalisin ko lang to. Ibabalik natin yung original niyang ESC. Nire-return na natin sa owner. Kasi kung i-re-return natin to na 13K, 10K yung main board plus yung iba pang possible issues, mas mabuti pang bumili na lang second hand unit. All goods pa, wala kang aalalahan. Ayan, so naibalik na natin yung lahat ng parts and then covers. Ito yung saltwater damage natin na DJI Mini 2. So sadly, damage yung board and wala tayong makuha ng parts, walang available na parts. So isusoli na natin sa owner. Kaya tandaan, mag-ingat kapag sa dagat or sa mga salt water magpapalipad, dahil kapag nag-crash, nabasa ng tubig alat, ayan, yan ang resulta. 50-50 chance na ma-revive. And luckily, dito sa unit na to, hindi siya nabuhay. Hindi nabuhay yung main board niya. So again, this is your drone tech, Reg. Please like, share, and subscribe to our channel, Kalikot Corner.